ninyong mag-relax sa breathtaking Batangas. Sasamahan namin kayo sa mga pasyalang hindi nyo malilimutan. Welcome to Batangas City! I'm so excited dahil magka-travel ako ngayon and of course, I'm gonna go to the beach! Yeah! Huh? Missing beach? Huh? Ano nang gagawin ko? Eh, ang nasa itinerary ko, puro dagat. Eh, di ba nga nasa Batangas tayo? Saan ako pupunta? Kung akala nyo ring beach lang ang pwedeng puntahan sa Batangas, nagkakamali kayo. Dahil ang probinsyang ito na 2 to 3 hours lang mula Maynila, alay! May ibubuga pa! Ha? Huh? Giant swing sa Himpapawid? Bago to ah! Isang kabubukas na atraksyon sa isang resort sa Agoncillo, Batangas ang magpapawaw sa inyo. Bukod kasi sa nature fields nito, kaya rin daw nitong dalhin kayo sa Bali, Indonesia nang hindi sumasakay sa eroplano. What we decided to do is to bring Bali here so we can have a taste of it without really having to go to Bali. We decided to open it to public na din para ma-experience din nila. Oh, kaya ba ako nito? Itong tinatawag na modernong papag. Wow, laks naman! Ano bang magandang ano dito? Pose ganyan dapat? Ha? Or ganyan? Ganyan na lang kaya. Wala man akong dagat na natatanaw. Wala mang parang alon na naririnig. Pero at least, chuchusi ka pa ba naman eh? Nasa Bali ka naman, di ba? Bago ang lahat, mag-pictorial muna ako. Excuse me, pwede mong pangitanggal na to? Yan. Bukod sa hanging nest, meron pa silang dalawang life-sized bird's nest. Why don't I try some of the attraction? Excuse me, pakibalik po yung hagdanan. Paano ako bababa? The good news is, merong tutulong sa iyo. Ganito po ang bayanihan style dito sa Batangas. Alay! Tulungan niyo ako! Anong say ng VIP dancer? Kuya, ay nako, huwag niyo na makahayaan tumalon eh. Wow! Ano ang panama ng VIP dancer? Hala, eh! Ang lalakas ng mga batanggi niyo eh. Oh, tamo oh. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan mag-ali dito eh, yan. Ah! Alay! Tanaw ko dito yung kalabaw. Yung gawa nito, yung pag nandito ka, yung sitting pretty ka, very stable. As in, wala kang takot na baka bumalentong. Tapos, pag nandito ka, para ka talagang wow, nakasandal sa ano yung overlooking ka lang, ganyan. Ang bird's nest na ito, perfect for 3 persons. Pero kung mas malaki ang grupo nyo, dito kayo sa mas malaki. Uy! Ito naman, good for 4. Don't you worry mga ka-good news. Gawa sa bakal ang mga nest, kaya safe. Hindi kompleto ang experience kung hindi susubukan ang giant swing. Ah! Ito ba yun? Ito yung matakot mo. Hindi, natatakot ako sa kanya eh. Oh, ang maganda dito may harness. Kala ko naman parang mano-manong swing talaga, no? Hindi. Okay. So, sobrang safe po talaga to? Opo. Dahil mahalaga ang safety, ipinagawa sa isang engineer ang swing. May dalawang malaking poste ito na gawa sa bakal at simento kung saan nakakabit ang makakapal at matitibay na mga lubid. At para mas lalo pang masigurong safe ang mga sasakay sa swing, may dalawang staff din ang resort na aalalay sa inyo. Sila ang magtutulak para umugoy ang swing. Ay, bakit ang dulas? Hindi. Paano kung madulas ka? Alay, ate! Okay, ganyan? Alright, I'm all set. I'm okay. Ready to try it, mga ka-good news. Ay, yung swing kaya? Ready na rin kaya sa akin? Oo, sandali. Parang mas ready ka kaysa sa akin. Oo, saglit. Oo, sige, game na. 1, 2, ah! Yes! Huwag masyado! Yes, it's so great! Sandali!
huwag kang titigin. Okay, sige. Ah! Kung natatakot kayong ma-fall sa swing na ito, may sasano sa inyo. Na-enjoy ko naman yung nature, kahit na meron akong konting takot. Pag kinumpare mo siya dun sa, alam niyo yung giant swing na ikaw yung hihila o kaya may automatic na hihila. Ito presko, yung parang kung hindi ka, kung kailangan talaga very relaxed ka lang. Pwede pong isa pa? Ha? Nagustuhan? For 250 pesos per head, hindi lang ang Bali-inspired nest and swing ang mai-enjoy ninyo, kundi pati ang kanilang pool na naglalaman ng mala-crystal clear na tubig mula sa batis. Nilapak? May nilapak? Yes! Sakto gutom na ako! Nilapak! Noong unang panahon, ang nilupak ang itinuturing na rite of passage ng mga Batanggenyo. Dahil sa bigat ng ginagamit na pagbayo o lusong ng mga kalalakihan, naging simbolo na ng pagkalalaki ang paggawa ng nilupak. Nanggaling ang nilupak sa salitang lupak na ang ibig sabihin ay pagbayo. At hanggang ngayon, ang local delicacy na ito, umaariba pa rin tuwing merienda at kapag may special occasion. Ito po ay aming kinagisnan na mula pa sa aming mga ninuno. Dahil ito po ay lagi naming tradisyon na ginagawa dito sa aming barangay. Pag po may mga question or tupadahan kung tawagin sa amin, ay nagkakaroon po kami ng ganitong paglulupak. Alaga! Ah! Nako, good morning po. Mga ka-good news, sa ngayon po eh, naghahanda po kami ng nilupak. Yan. Very famous po dito sa Batangas, pero nandito po ako ngayon sa Agoncillo, bayan ng Agoncillo, sa barangay? Barigon, 3rd district po, dito pa rin po sa Batangas po. Pwede ko po ba kayong tulungan? Okay, sige po. Para gawin ang nilupak, kailangan ng kamoting kahoy, nyog, biscuit for added texture, pinipig, asin, gatas, margarine, at ang additional ingredient nilang peanut butter. Habang binabayo ang kamoting kahoy, ilagay ang iba pang ingredients. So ito pinaghalong nyog, pinipig, ako nga po maglagay. So isushoot lang po. Yun, tapos bukod sa pinipig, ube, condensed milk, sugar, asin, at saka margarine, meron silang peanut butter. So, anong lasa ho kaya? Ito, hindi ko kaya lasang kari-kari na ho yung, ano? Hindi naman po. Masubukan ngang magbayo? Okay, wait lang. Pag ganito ho yung pakpok niyo, baka 3 years from now, hindi pa tapos ang nilupak. Panis na. Ang bigat ho nito, di ako marunong sa kilo eh, pero sa estimate ko lang ha. Grabe, workout. Mga 3 kilo ho ito. Sobra. Baka po mga 5 yan. 5 kilo ho ito? Uh-huh. Kasama na ho kayong dalawa. Alay, mukhang mapapasabak ako dito, ha? Bakit mo ako iniwan? Gamit ang lusong o wooden mortar, dapat tuloy-tuloy ang pagbabayo para maging washed ang mga sangkap. Alay, handa na ang tinidor ko eh. Pero nasa na ba yung hinanda naming nilupan? Ako? Kayo talaga! Ngayon na natin malalaman kung ano ang lasa nito. Lasang ganun na, yung ganun, no? Iba to. Mga ka-good news, yung natitikman ko palagi na nilupak na parang puto na siya. Ito, nangingibabaw yung lasa ng peanut butter tsaka yung buo-buong ano, nyog. Parang mas gusto ko yung meron siyang peanut butter kesa sa may butter. Pero ito, masarap. Sabay-sabay sumo! Alay! Nakangiti lahat ah! Harap! Patay ah!